Inyong Panginoon, dakilain ang kaniyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo ay sumainyo lahat. At sumaiyo rin. Magandang umaga mga kapatid. Sa araw pong ito, ating ginugunita ang kapistahan ni San Jeronimo, pari at pantas ng simbahan. Kaya naman, taglay ang pusong mapagpasalamat sa mga biyayang kaloob ng Diyos sa atin. Halina mga kapatid, patuloy nating itaas ang ating mga personal na kahilingan, ang kahilingan sa misang ito at sa mga humihingi ng panalangin. At upang tayo maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang, buong kababaang loob tayong dumulog at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo sa paring si San Jeronimo ang matamis na buhay, at sa pag-ibig na banal na kasulatan. Ipagkalob mong ang iyong sambayanan ay lubos na magkasalo-salo sa iyong salita at makatagpo rito ng batis ng buhay. Sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Job. Dumating ang panahon na ang mga anghel ng Diyos ay humarap sa Panginoon at kasama si Satanas. Tinanong ito ng Panginoon, "Ano ang gawain mo ngayon? Nagpaparoot pa rito sa lahat ng sulok ng daigdig," sagot ni Satanas. "Napansin mo ba ang lingkod kong si Job?" tanong uli ng Panginoon. Wala siyang katulad sa daigdig. Malinis ang kanyang pamumuhay. Siya ay mabuting tao, may takot sa akin, at hindi gumagawa ng masama, dugtong pa ng Panginoon. Sumagot si Satanas, "Hiob kaya ay matatakot sa iyo ng walang dahilan? Bakit nga hindi siya matatakot sa iyo, gayong pinagpala mo siya? Iniingatan mo pati ang kanyang sambahayan at ari-arian. Subukan mong huwag siyang pagpalain, bagkus ay sirain ang lahat niyang tinatangkilik kung di kaniya sumpain." Sinabi ng Panginoon kay Satanas, "O sige, gawin mo ang gusto mo sa kanyang mga ari-arian, huwag mo lang siyang sasaktan." At si Satanas ay umalis sa harap ng Panginoon. Isang araw, ang mga anak ni Job ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda na magkakapatid. Di kaginsa-ginsa, umahangos na dumating kay Job ang isa niyang tauhan. Sinabi nito, "Kasalukuyan po namin ipinag-aararo ang mga baka at nanginginain naman ang mga asno nang may dumating na mga sabeo. Kinuha po nila ang mga baka at asno. Pinatay pa po ang aking mga kasama. Ako lamang po ang nakatakas." Hindi pa ito nakatatapos sa pagbabalita
nang may dumating pang isa. Sinabi naman nito kay Job, ang mga tupa at mga pastol ay tinamaan po ng kidlat at namatay na lahat. Ako lamang po ang nakaligtas. Umuugong pahalos ang salita nito'y may dumating na naman. Ang sabi, sinalakay po kami ng tatlong pangkat ng mga Kaldeo. Kinuha nila ang lahat ng kamelyo at pinatay ang mga pastol. Ako lamang po ang nakatakas. Hindi pa siya halos nakatatapos magsalita, may dumating pang isa at ang sabi, habang mga anak ninyo ay nagkakainan at nagiinuman sa bahay ng pinakamatanda nilang kapatid, hinampas ng napakalakas na hangin ang bahay at bumagsak. Nabagsak po silang lahat at namatay. Ako lamang po ang natitirang buhay. Tumindig si Job. Pinunit ang kanyang damit at nag-ahit ng ulo. Pagkatapos nagpatira pa. Siya sa lupa at nagpuri sa Diyos. Ang sabi niya, hubad akong lumabas sa tiyan ng aking ina. Hubad din akong babalik sa alabok. Ang Panginoon ang nagbibigay siya rin ang kukuha. Purihin ang Panginoon sa kabila ng pangyayaring ito. Hindi nagkasala si Job. Hindi niya sinisi ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Dinggin mo, Panginoon, ang tapat kong panawagan. Daing ko'y iyong dinirinig. Oon, ako ay dinggin mo sa aking ko natulungan. Pagkat ako'y tapat, di nandaya kailanman. Kaya ako sumasamang dalangin ko ay pakinggan. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Hahatol ka sa panig ko na sa pasiya kong ibibigay, pagkat iyong natatanto ang tunay na katwiran. Ang tibukin ng puso ko ay lubos kong nababatid. Sa piling ko, naroon ka kahit gabi nagmamasid. Ako'y iyong sinisiyasat na sumpungan mong matuwid. Tapat ako kung mangusap, ang layunin ko ay malinis. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Ang daing ko, Panginoon, ay lagi mong dinirinig, kaya ako'y dumudulog at sa iyo'y humihibik. Sa amin ay ipadama, yaong banal mong pag-ibig, sa piling mo'y ligtas kami sa kumay ng malulupit. Daing ko'y iyong dinirinig, tuwing ako'y humihibik. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. Alleluia. Alleluia, Alleluia. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain. Lingkod, manunubos natin. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Ang mabuting balita ng Panginoon na ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon.
Nung panahong yun, nagtalo-talo ang mga alagad kung sino sa kanila ang pinakadakila. Batid Jesus ang kanilang iniisip. Kaya tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa tabi niya. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang tumanggap sa batang ito alang-alang sa akin ay tumanggap sa akin. At ang sino mang tumanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Ang pinakaaba sa inyong lahat ang siyang pinakadakila. Sinabi ni Juan, Guru, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan niyo. Pinagbawalan namin siya sapagkat siya ay hindi natin kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, huwag niyo siyang pagbawalan sapagkat ang hindi laban sa akin ay kapanig natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Muli, magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ngayon pong araw ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng ating pong isa sa mga Doctors of the Church, walang iba kundi si San Jeronimo. At makita po natin ang kanyang ambag sa pananampalataya ng ating simbahan. At yan po ay ang pag-translate ng Biblia o ng salita ng Diyos into Latin. Kaya naman mas lalo pong ito po ang isa sa mga hakbang para mas lalo po nating ma-appreciate ang salita ng Diyos. Alam niyo po mga kapatid, bilang mga Katoliko, isa po sa magandang bagay na dapat po nating tanggapin at maging bahagi ng ating buhay ay ang pagbabasa ng Biblia o ng salita ng Diyos. Otherwise, ang gusto po natin, ipaalam sa Diyos kung ano ang ating kalooban sa Kanya, idulog sa Kanya kung ano ang ating mga hinihiling. Ngunit sa pagkakataon pong ito, ang naisin ng Diyos ay ipaalam din sa atin kung ano ang Kanyang kalooban. At yan ay walang iba ang matutunghayan po natin sa salita ng Diyos. Kaya mga kapatid, kung tayo po ay hindi pa nagbabasa ng Biblia, simulan po natin. O baka isa naman pong problema ay baka naman po wala tayong Biblia sa sarili nating tahanan. Kaya sa araw pong ito, iatin po ngayong ilagay at isaisip, isa puso na sana meron tayong Biblia sa ating sariling bahay at ilagay natin kung saang lugar makikita ng lahat ng mga naninirahan nang sa gayon ang salita ng Diyos ang siyang maging tanglaw upang masumpungan natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa atin. Sa Ebanghelyo, narinig po natin ang sabi ng Panginoon, ang sino mang hindi maging tulad ng isang bata ay hindi makapaparoon sa paghahari ng Diyos. Kaya ang sinasabi po rito, ang sabi niya, ang pinakaaba sa inyong lahat ay siyang pinagkadakila. Mga kapatid, bakit po isang bata ang sinasabi po sa atin ng Panginoon? Dahil naman sa isang bata, nandiyan ang tinatawag na pagtitiwala, nandiyan ang tinatawag na pagtanggap, at higit sa lahat, ang pag-ibig. Kaya hinihiling po natin sa atin at hinihiling ng Diyos sa atin, sana maging tulad tayo ng isang bata. Pero malinaw po ang sabi sa Ebanghelyo, tulad ng isang bata. Kasi hindi po sinasabing maging childless, kundi maging childlike. Dahil bakit po, mga kapatid? Dahil kapag ang isang bata ay tumanggap, ay masasabi po natin punong-puno po siya ng kanyang pasasalamat. Ang isang bata kapag nakakita ng isang maganda, namamangha kaagad. Ngunit ang isa sa pinakadakila sa bata ay ang kanyang pagiging mababa. Parang sa ating mga matatanda na, mahirap pong maging bata. Bakit po? Kadalasan, trying to be childlike, ang nangyayari po sa atin, nagiging KSP po tayo, kulang sa pansin. Instead na angkinin natin ang kababaan ng isang bata, ang nangyayari sa atin, ipinupush natin ang ating sarili dahil sa alam po natin na tayo ay
karapat-dapat. Ngunit sa mata ng Diyos, hindi po ito ang batayan. Kaya naman, nung makita po ng mga ating Panginoong Jesucristo na nandun po ang mga pag-iisip nitong mga apostol at mga sumusunod sa Kanya na maging mataas at maging great, pinakita niya po ang larawan ng isang bata nang sa gayon maunawaan ng mga alagad kung ano ang tunay na diwa ng pagsunod sa Diyos. Sa ikalawang bahagi po ng Ebanghelyo, sinabi po rito, sinabi ni Juan, Guro, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamamagitan ng pangalan mo. Pinagbawalan namin, sabi namin, hindi siya kasama at hindi natin siya kasama. Kaya sinabihan po namin, itigil mo ang ginagawa mo. Ngunit para sa Panginoon, nakita po niya ang intensyon nitong mga alagad. Bakit po? Kasi mismo tayo pong mga matatanda, parang sinasabi sa atin, hoy, ako lang ang may karapatan yan. Dapat tayo lang. Exclusive. Pero para sa Panginoon, kung ang taong yan ay gumagawa ng mabuti, hayaan mo. Dahil ang kabutihan ang siyang mangingibabaw. Para bang isang bata, kapag nakakita po siya ng isang taong gumagawa ng maganda, hindi niya po ginagawang pamantay ang kanyang sarili. Bagkus, nagre-rejoice, nagagalak dahil ang taong yon ay may ginagawang kabutihan. Tayong mga matatanda, iba, kapag nakakita tayo ng mga taong gumagawa ng mabuti, ay, anong ginagawa natin? Sinisiraan natin yan. Ay, nagpapanggap lang yan. Hindi naman totoo yan. Kala mo naman kung sino yan. Tinitignan na po natin at sinusuri na natin ang pagkatao ng isang taong gumagawa ng kabutihan. Bakit? Kasi pilit po nating ibinababa ang taong ito nang sa gayon maitaas natin ang ating sarili. Sa pagkakataon pong ito, let us learn from a child. Bakit po? Kapag nakakita siya ng maganda, tuwan-tuwa siya. Kapag nakakita siya ng mabuti, nagagalak siya. Kapag nakakita siya ng kamangha-mangha, nagpapasalamat siya. Ito po ang mata at puso ng isang bata. Nagagalak sa kagalakan ng iba at hindi nai-insecure sa mga ginagawa ng iba. Mga kapatid, hari nawa ang ebanghelyong ito at ang misang ito ay magbigay sa atin ng tunay na larawan ng poong Jesus na sareno. Ang kababaan, ang pagmamahal, ang pagtatalaga, ang pagsunod sa kalooban ng Diyos bilang isang bata, bilang isang anak. Tayo man din po ay anak ng Diyos. Lagi po nating isipin, magalak tayo dahil napakaraming surprises na ibibigay ang Diyos sa atin. Magkaroon ka lamang ng mata at puso ng isang bata. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Ama upang maging karapat-dapat tayo sa na maging kanyang anak. Ang ating tutugon, walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang simbahan naway maging tunay na instrumento ng pagpapalalim ng pananampalataya ng mga bata. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga pinuno ng gobyerno naway magpakita ng tunay na malasakit para sa kasiguruhan ng mas mabuting kinabukasan ng lahat ng bata. Maging ligtas nawa ang mga bata sa lahat ng uri ng pang-aabuso. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga magulang naway magturo sa kanilang mga anak ng tamang panuntunan na dapat pahalagahan at itaguyod ang kanilang edukasyon at pagsasanay.
manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga may sakit tulad ng mga bata, naway magkaroon ng pananalig sa Diyos Ama na nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ang mga yumao, naway maakay muli sa tahan ng Diyos Ama sa langit. Manalangin tayo. Walang hanggang Ama, nananalig kami sa iyo. Ama, pakinggan mo ang panalangin ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Bigyan mo kami ng kalobang tulad ng sa bata, sabagat para sa mga tulad nila ang iyong kaharian. Hiniling namin ito sa magitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Inapay at alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Salamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin kayo pang ating paghahain na maging kalugod-lugod sa samang magkapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, ipagalubong sa pagsasalob namin ang iyong salita. Alinsunod sa pinamamalat ni San Jeronimong halimbawa, kami naway maging makasapaghain na ikinalulugod mong handog para sa kaligtasan namin sa umagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang iyong puso at isipan. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ngayong si San Jeronimo ay pinaparangalan sa pamamuhay niyang totoong uliran, ang pagiging maasahan sa panunungkulan. Kahit si Yesu Kristo maasahan sa katapatan, inihayag ang pangangasiwa ng sambayanan. Ang malasakit ng ulirang tagapamangasiwa noon, nagpapatuloy magpasahanggan ngayon. Ang mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mong dito natitipon. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin, maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago siya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, kinuha niya ang tinapay. Nagpasalamat sa iyo. Pinaghati-hati yun iabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin yun lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ganon din naman nung matapos ang habunan, kinuha niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan.
Iniabot ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at inumin. Itong kalis ang aking dugo, nang bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay, ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil minarapat mo kaming tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo, lahat ng mga pari, mariyoso, diakono, at ang intensyon ng iyong bayan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawam sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabiring Maria, ina ng Diyos, ang kabyang-kabyak sa pusong si Jose, kaysa ng mga apostol, lahat ng mga banal, Heronimo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang naman namin pagpupuri sa kararangal mo sa umagitan ng iyong anak, naming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos sa turo ng ating Panginoong Hesus Kristo, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaroon ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan layo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanandabikan ang nakilang araw ng pagpapahayag ng tagabagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Mga kapatid, alin ang manalangin para sa kapayapaan, kapayapaan sa buong mundo, kapayapaan sa ating bayan, kapayapaan sa ating tahanan, kapayapaan sa ating puso. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalaban kami ng kapayapaan, pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ang mga kasalanan nang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan nang sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan nang sanlibutan, ipagkalob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos
Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang sakay niya'y patuloy na tumatanggap. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pari o lay minister, sumunod po tayo. Ang sino man sa akin nananahan, nananahan din ako sa kanya. At kung sila'y sagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Inango sa ilim at pagbabaan, ang kaibigay mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yari pag-aalay. Paanong mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating Parish Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng electrical system ng ating simbahan. Inaanyayahan namin ang mga debotong nasa larangan ng edukasyon. Kung ikaw ay nasa edad na 25 to 50 at hindi kasalukuyang miyembro ng anumang church, ministry, or organization,
iniimbitahan namin kayo sa isang faith sharing at fellowship. Dito pagninilayan natin kung sino si Jesus Nazareno sa ating buhay. Ipapakilala din namin ang isang bagong inisiyatibo na makakatulong sa iyong paglago sa pananampalataya at misyon. Kung ikaw ay interesadong sumali, email us at jesusnazarenoquiapo@gmail.com o pumunta sa Information Guard booth para mag-fill out ng form. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang namin sa pagunita kay San Jeronimo ay magbunsod nawa o nawain namin ang mga sinusunod naming banal mong pahayag at sa pagsunod namin ay makamtan ang buhay na walang wakas. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagbabasbas ng poong Jesus Nazareno. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kanilang mga kahilingan, ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw at pusong mapagpasalamat. Basbasan mo din ang mga daladala nilang imahen, dasalan, sampunang kanilang mga panalangin. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noong sila ay binyagan na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niliwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inaramal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluluwalhati
kanamin.